For today's video ay kung paano mag-apply ng SSS loan using SSS Mobile App. Then first is, kailangan may SSS Mobile App ka na na-download. Kung wala, kailangan mong mag-download muna. Charot. Then, kailangan register ka rin ng my.sss. Wow! The next is, login na tayo sa SSS app. Kailangan 36 pataas yung total contribution mo para ma-qualified ka. Then, latest remittance, of course. Then, click mo itong icon. Charot. Then, click disbursement account enrolled. So, kailangan may active disbursement account ka dahil dito siya papasok. I mean, yung loan dito papasok sa account mo. Kung wala kang in-enroll na bank account, enroll ka muna at my.sss website sa SSS account mo. Then after may active disbursement ka na, click mo itong sign na plus. Then click apply. Then example, yung loanable amount is 6,000. Pwede kang mamili ng amount pababa kung anong gusto mo. Then disbursement account. Then employer ID. Then, employer name na mag-approve ng loan mo. Then, branch office ng employer. Then, click I agree. Then, terms and conditions. So, marami sa atin hindi nagbabasa nito. Basta, apply lang ng apply ng loan. Charot. Then after, click I accept. Then click proceed. Then disclosure statement on loan. So, karamihan sa employer, hindi nag-approve kung walang maipakita sa kanila ng ganito or copy ng disclosure. Wow! Then loan amount, then deductions,
Then, net proceeds of loan. Yung net amount na papasok sa account mo. Then, schedule of payments. So, applicable month, kung may employer ka, bale, ito yung buwan na magsimula ka ng deductions. Then, due date. Ito yung buwan kung saan ibabayad ni employer. Then, monthly na babayaran mo. Then, yung disclosure, pwede mong i-screenshot or i-download. So, mas mabuti kung screenshot mo na, then i-download para sure. Charot. Then, click submit. Loanable amount, net na makukuha mo, then loan proceeds ay papasok sa savings account mo. Then click submit. Successfully submitted. So, kailangan ipaalam mo sa employer na nag-loan ka para ma-approve ka agad. Then after, makakatanggap ka ng notification. Salary loan application has been certified by employer. Na-approve na ng employer. Then, status ng loan mo ay for validation na ng SSS. The next notification, loan application has been granted. So, na-approve na ng employer at ng SSS ang iyong loan. Wow! Pwede mo na rin ma-check ang iyong loan information sa SSS account mo. Then, that's all. Thank you. Thank you.